There's mic, 1, 2. Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Martes. Ika-19 ho ng Marso taong kasalukuyan po mga kababayan, mga kaanalay! Oras ay ganap na eksakto alas 9 na ho ng gabi dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time! Panibago live, panibago reaction, opinion, analyze na naman po ang matutunghayan nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba. Ako po ang inyong lingkod, host Chris Ulo, nagbabalik! At sa mga kababayan ho nating OFW dyan na walang sawang sumusuporta ho dito sa ating munting programa. Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat. Mga kababayan, good evening Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe mga kababayan, gabi na naman po ah. Kabatrip yung batang kya po ay naubos na lang yung oras. Putik talaga naman, oh. Mukhang sa Lunes pa yata yung hatol sa korte. Ay, sus, yata. Di yung minsan, parang nakaka-stress na yung story. Ay, sus. Press one, sino man nanod ng batang kaya po? Ay, bati-bati po muna tayo sa ating mga manonood, mga kababayan. Nako, handa na kayo sa ating balita ngayon, topic. Nako, yung mga ano dyan ha? Tapet mga kababayan, baka hindi nyo ho kayanin ang inyong mga maririnig. Pati ikaw, Pastor Kibuloy, kung ikaw nerviosong tao, huwag mo nang panoorin tong live ko. Baka maihi ka lang sa nervyos. At yung mga ano ho dyan, mga nanonood-nood, no? Na medyo may sakit sa puso, may maglagay na ho kayo ng tubig sa inyong tabi. At kung may mga kasama kayo, medyo may bata sa inyo, medyo paalalay kayo. Nako, baka mahulog kayo sa kinakaupuan ninyo, ha? At yung mga membro ni Pastor Kibuloy, ha? Ha? Kung kayo mga nervyoso, huwag nyo nang panoorin to. Baka kabahang kayo dyan. Bati-bati muna tayo mga kababayan. Oh, Chona Pastor, new follower mo ako, sir, from Cebu. Gusto ko mga vlog mo. Nako, pastor daw ito si Chona. Lisa Austria, ayan na, yung Chinese yung name. Jonalyn Sebastian, Jingjing Vorban Strap. Ito na hinihintay ko, aarestohin na si Buloy. At sino to? Merlin Dison, 2688. Mega mega love. Shout out sa inyo, ha? Grabe, ay, nako. Umabas ako kanina, may ginawa ako. Tapos bago ako umuwi, nagpamasahe ako sa bulag. Full body, 1 hour. Ginagawa ko kasi once a month para mawala yung mga lamig-lamig sa katawan. Kasi ano raw yun, eh. Ayon sa aking puting ahas. Eh pag daw once a month, eh nagpapahilot ka, nagpapamasahe ka, paanggang ulo, nakakatanggal ng mga lamig, pati yung daloy ng iyong dugo, gumaganda raw. Sabi ha, sabi ni Puting Ahas. Si Maharlika ka lang ano. Ay habol natin to mga kababayan. Maria Elena Bataler, good evening sa lahat. Ayan, sakura, bawas stress yun. Stress din ha, sa mga trabaho. Lahat-lahat na yan. Ba't ganito tong pangalan ng
Grabe naman yung pangalan ng account mo. Pangalan nito, Bongo, Alalay na Aso. Is Ulo, unblock mo yung si Digong na account ko. Bakit, ano ba yun? Hindi ko nga alam mo yun. Ba't ganyan pangalan ng account mo? Sino ba to? Bongo, Alalay na Aso. Bongo, Alalay na Aso? Parang pamilyar. Bongo. Parang sounds familiar, no? Bongo, Alalay na Aso? Ay, nababasa kayo. Pangalan ng account, oh. Bongo, Alalay na Aso. Ay, kayo talaga. Para kayong mga... Oh, Cecilia Pestano watching from New York, USA. Nakakahawa ang tawa mo, Chris Ulo. You're the best! Ay, diba, ay, alam nyo naman, ha? Eh, bakit? Ewan ko ba kahit sa eskwelahan? Wala mo lang nakapang-asar sa akin. Lagi akong nang-aasar. Hindi ko alam. Eh, mas okay na yun. Sila maasar sa akin kaysa ako yung maasar. Isipin mo. Nga, panood ako. Pinorward ako. Pinorward ako kahapon na video. Aba, kumakain kami sa... Aba, pinanonood ko. Galit na galit sa isip-isip ko. Sige, magalit ka pa. Pag natuwa siyang BP. Tawa ko binatawa ng kasama ko kahapon. Sabi ko, sige, magalit ka. Gusto mo? Tawa ko ng tawa doon sa... Putik na yun. Sabi ng kasama ko, sino ba yan? Alas lumabas na yung ugat daw sa noo. Eh, maganda sila na yung mainis, di ba? At least sila yung asar kaysa ako. Tawa ako, naalala ko yung mukha kagabi. Hindi pa tayo nagsisimula. Ubus na yung nangihina na ako. Okay. Naluha ako, naalala ko yung video kahapon. Okay. Babay na nga. Nanghina na ako kaka. Naalala ko kasi yung... Ito! Una sa lahat, palakpakan natin si Senadora Risa Ontiveros. Alam nyo yon, nag-iisa na senadora, babae pa, na taon pa sa Women's Month. Araw ng mga kababaihan ho ngayong buwan eh. Alam naman ho natin, ito ho ang nag-push ho nito. No, etong si Senadora Risa. Palakpakan natin! Ay, grabe. Ay! Andi dito si ano. Ay, paki-support, subscribe mo nga itong ito dati nung ano pinanonood ko talaga to dati. Ito si Mike Cervera Vlog. Paki-support, subscribe nyo nga ito si Mike Cervera Vlog. Actually that ito baka matawa ito si Mike pag sinapagkinuwento ko ito eh. Alam mo ba Mike dati na ang subscriber ko dati papano huna nito ni FLM. Kasi siya yung sikat na sikat na bubunyag kay ano. Minessage ko yan. Oo nga, minessage ko yan. Subscriber ko noon, ang liit. Maliit pa. Hindi ko alam kung di niya nakita ah, o hindi ako pinansin kasi maliit pa subscriber. Oo, oh, si Mike Cerveza. Dahil galing to. Tsaka sa way pa lang ng pananalita, may alatang may utak na eh. Oo, kumpara sa... Alam mo ha, kapag matalino ka naman, mararamdaman mo naman, ma-analyze mo naman kung yung tao matalino rin kung may isip eh. Kung matalino ka, ay, ma-analyze mo rin. Pero kapag ikaw, engot ka, bubo ka umintindi, kadalasan galit sa may matatalino yan. Bakit ka mo?
Bakit ka mo? Bakit pag mahina ang utak mo, galit ka sa mga taong magaling magsalita at saka matatalino? Paano? Kapag kausap mo yung tao, lumalabas yung katangahan at kabubuhan mo. Kaya ayaw mo nun. Kaya may serbesa. Oh, ah, serbesa tuloy. Si Vera? Oh, Mike. Oo, oh, naano ko yung ano niya eh. Serbesa kasi minsan umiinom ako. Cervera, Mike Cervera Vlog. Ayan. Paki-support, subscribe niyo yan. Hindi kita madyakitan, iba tong gamit kong isang ano, pang monitor, share mic. Ayan. Anyway, support, subscribe niyo yan. Ito mga kababayan, palakpakan natin si Senadora Risa. Pangalawa, palakpakan din natin si Senador Zubiri, mga kababayan. Kasi akala natin, yung sinasabi niya pag-aaralan, eh, 4 years course yung gagawin niya. Sabi ko nga pag-aaralan, gano'n ba kakapal yung pag-aaralan eh? Ganyan ba kakapal na dokumento yan? Eh, nakita ko sa social media eh, isang pilas na papel lang. Yung pala, pinaglalaway lang ito si Pastor Kibuloy. Siguro nung nabalitaan ni Pastor Kibuloy, sabi, uy, ayos to si Senador Zubiri, pag-aaralan, mukhang patatagalin pa. Ayos to senador na to. Ah. Yung pala, pinrank lang. Pinrank pala si ano, si Pastor Kibuloy. Ngayon, ibu natin itong si Senador Robin Padilla. Boo! Hindi nagtagumpay. Aba, ngayon may bagong pautot. Nagpapapansin. Sino kaya nag-advise sa kanya nun, no? Meron siyang gustong gawin, eh. Meron siyang gustong gawin, pero hindi ko na i-discuss. Siguro gustong bumawi. No? Pautot, mga kababayan. Obvious na obvious. Itinaon niya talaga sa kung saan, eh, doon siya nababash. Doon nagbago yung tingin ng taong bayan sa kanya. Tinaon niya ron. Sabi nga ni ano yung rapper na ano ni sino ba tong rapper? Si yung rapper yung nagsasabi ng magaling kang sino ba yun? Si ano pa ron rapper na yun yung nagpauso yung may miss magaling kang na, pero di ko na sabihin mga kababayan. Eto. Pakinggan natin to mga kababayan. Ito muna si Risa Ontiveros. Tapos, eto matindi mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, Pastor Kibuloy, kayo nanonood kayo rito sa akin. Pati yung mga miyembro nyo. Ha? Miyembro nyo na nila muna ng... Ewan ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, yung mga miyembro ni Kingdom of Pastor Kibuloy, ha? Kailan nyo pa malalaman na nasa mali kayong grupo? Kapag nakaratay na kayo sa ospital at isang hininga na lang yung ihinga nyo. Yung, ano pala yung inakaaniba. Sabi ko nga, minsan lang mabuhay ang isang tao. Ha, mga miyembro dyan. Wala nang rewind sa mundong ito. Huwag nyo na sayangin sa walang kakwenta-kwentang grupo yung buhay nyo. Ha? Magsialis na kayo dyan. Huwag nyo sayangin. Eto, Pastor Kibuloy, kung nanonood ka, ha, kung ikaw nervyoso, huwag mo nang panoorin to. Baka maihi ka lang dyan. Sa nervyos. Ah, mga basher. Nakakasar na naman ba kayo? Nakakasar ako magsalita, no? No, mga basher. Nakakasar ako magsalita, no? Matindi, no? Nakakabwisit. Totoo lang. Kabagay, di pa ako nabwisit, eh. Marami ako nabwisit, oo. Pero wala pa nakapambwisit sa akin. Kahit magmula nung bata ako. Sabagay, mas maganda yan. Kayo ang nabubwisit kaysa ako. Ayoko namang sabihing sana, eh. Bigla na lang kayo tumiwarik dyan sa galit. Oh, diba?
Painggan natin to mga kababayan. Si Senadora Risa Ontiveros muna. Then painggan natin yung, panoorin natin yung pulis, gaano katindi. Hindi siya kinonfirm. Hindi siya kinonfirm today. Malakas naman eh, no? Thank you. Sige, salamat. Okay, salamat. Oh, mga basher. Okay. Ito sikat si Chris Ulo, no? So, napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae. Oh, marami kasi nagagalit na basher kasi isipin mo eh, dati nag-politics ako. Hinto muna natin tapos nag-showbiz ako, TBJ. Iniwan ko muna yung politics dati eh. Nag-concentrate muna ako sa Bulaga eh. Isang taon! Eh kita mo, iba dyan, tagal na nagtatopic ng politics. Amo ako naman, isang eksena lang. Yung views talagang boom agad. Eh, alam ng tao yan kung sino talagang may mga sales, may utak ang sinasabi. May kwenta ang sinasabi. Alam naman nila. Kita nyo mga kababayan, ang tagal ko nang nagla-live, ilang taon na. Never akong nagsabi rito na subscribe. Please subscribe. Never akong nagsabi rito na, uy, ang nanonood 300, no? Yung like 50 lang. Like naman. Like kayo dyan. Nakarinig na ba kayo sa akin ng gano'n kahit isang beses na, uy, 300 ang nanonood, 50 lang yung like. Like naman kayo. Nakarinig ba kayo ng gano'n sa akin magmula kahit isang beses lang? Wala. Wala nga ako sinasabi nito, please subscribe, subscribe, subscribe. Wala. Hi, Jake Magnus! Magalang shoutout. Pakisupport, subscribe nyo rin ho. Si Jake Magnus TV. Ha? Pati kanina si Mike Cervera vlog. Pakisupport, subscribe nyo yan. Wala. Pero okay naman, yung subscriber ko, pataas ng pataas. Kasi, ang mga viewers, hindi mo naman kailangan turuan yan. May utak naman, may daliri naman niya kung pipindutin niya yung subscribe tsaka yung like eh. Ah. Sabi nung test para on, hindi, never, since napanood kita, hindi ako nagsasabi ng ganyan. Subscribe, subscribe me. Please subscribe. Wala akong ganyan, hindi ako nagkaganyan. Uy, 300 yung nanonood, 50 lang yung nakalike ko. Uy, like naman. Okay lang naman yung sinasabi ng ibang vlogger, wala namang problema. Wala namang problema doon, pero ako hindi ako nagsasabi talaga ng ganyan. Mas feel ko kasi yun eh. Yung hindi ko sinasabing please subscribe me, please like me, pero may ginagawa. Mas feel ko yun. Mas feel ko yung ganun. Bakit? Ganun din ako sa babae dati. Hindi ko sinasabing sagutin mo ako eh. Sagutin mo na ako. Mas gusto ko eh siya magkukusa. Uy, ano ba? Tagal mo na akong dinedik. Di mo sinasabing sagutin kita. Oo na nga. Mas feel ko yun. Mas ramdam ko yun. Bilib na naman kayo, mga basher. Bilib na naman kayo. Ay, sabi ko sa inyo eh. Ay, talaga naman. Ah, tuloy. Tuloy, nagkakagagawa na tayo rito eh. Tuloy natin. Ngayong buwan ng kababaihan at nagpapasalamat ako, dagang salamat kay Senate President Mig Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order. Kasi walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Yes. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Mm. Higit. Ito mga kababayan. Ikaw, Senador Bato, i-address ko sa iyo to, sir. Magsasalita ako ngayon dito, Senator Bato, bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, butante dito sa Republika ng Pilipinas. Makinig ka, sir. Kanina, ano naging hearing nyo sa Senado? Sir. Diba nung nakaraan, sabi nyo, ang Senado, hindi korte.
At may mga nakasampa ng kaso kay Kibuloy. Bakit pa iimbestigan sa Senado? Ang sabi ko naman sa live ko, dati nang nagkakaroon dyan ng pag-uusap sa Senate, kahit may nakasampang kaso, matagal na yan. Marami na diniscuss dyan, inimbestigahan na meron ng isinampang kaso. Ngayon, Senator Bato, ano dininig yung kaso kanina-kanina sa Senate? Ano? O diba dun sa babae na nawawala na taga Batangas? O kay, ano pangalan no? Catherine Camelon? Tanungin kita, nandiyan din si Senator Robin. Tanungin ko kayong dalawa, sir, Senator. May isinampang kaso na ba dyan? Wala pa. Sige nga. Yan ang hirap sa inyo, yung minamindset ninyo, yung minamindset ninyo na hindi korte ang Senado, nakahawla lang kay Kibuloy. Yung prinsipyo nyo, nakahawla lang, nakatusok lang sa usaping Kibuloy. Eh bakit kanina? Ano pinag-uusapan nyo dyan? Eh may kaso na yan. May kaso na! O ba't pinag-uusapan nyo pa yung Catherine Camelon? Anong ginagawa nila dyan? Oh, tapos kanina Senador Robin, pinakontempt ninyo yung pulis na sinasabi di umano boyfriend ng Catherine Camelon. Ba't hindi ka nag-object? Eh lumalaban din niya sa mga kriminal yung pulis na yan, ha? Hindi ba bayani ang tawag mo dyan? Di ba bayani ang tingin mo sa kanya, Senador Robin? Ha? Buti nga yan, umatim pa eh. Eh yung Pastor Kibuloy mo, umaatin ba? Oh, sabi mo, bayani ang tingin mo kay Pastor Kibuloy. Eh yung pulis, hindi ba bayani sa'yo yan? Ang taas ng rango niyan, Senador Robin, major. Hindi ba lumaban yan? Hindi ba bayani sa paningin mo? Mag-object ka na! Mag-object ka na! Eh pinakontempt niya, di ba? Ay, nako! Style niyo, bulok! Sabi niyo, hindi korte Senado. May kaso na kay Pastor Kibuloy. Hayaan na natin ang korte. Eh, ano ginagawa ng Catherine Camelon sa case dyan kanina? Eh, may kaso na yan. May kaso na yan, ha? Ano ginagawa? Ba't pinag-uusapan nyo kanina dyan sa Senate? Ang dami nyong palibasa, yung prinsipyo nyo, yung mindset ninyo na ang korte, ang Senado hindi korte, nakatuon lang yun, nakabihis lang yun sa usaping Kibuloy. Pero pag iba ng issue, hindi nyo na naaalala yung mga sinabi nyo nung una. Oh, huwag nyo sabihin wala pang kaso sa Catherine Camelon. Eh, ba't pinag-usapan nyo pa sa Senate dyan kanina? Ba't di nyo nalang sabihin, oh, ba't nandito pa kayo? Ba't pa natin pinag-uusapan to? Eh, nakasampa na sa kaso yan. Di ba may kaso na yan? Opo. Eh, huwag na. Ba't pag-usapan? Hindi korte ito. Senado ito. Doon na yan. Ay, ba't pinag-usapan nyo pa? Ay, sinasabi ko sa inyo eh. Oh, paano nyo na naman pagtatanggol yan? Yung ganyang usapin, paano na naman? Sana naman kayo mamimingwit ng mga salita, ha? Andali humanap ng sagot, andali humanap ng katwiran. Ang tanong, may saysay ba? May kwenta ba? Nako. Magpasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Mm. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama nyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Ang tapang nitong senadoran to. Believe ako dito. Anytime po, pwede na pong mangyari. Of public knowledge na rin naman ito. Ang tapang nito. Once ma-aresto sila, kapag-schedule na kami sa wakas ng hearing, nadadalo siya. Para sa wakas, humarap sa komite, pakinggan ang aming mga tanong at sagutin ang mga ito. Ang mangyayari nito, mga kababayan, bukas,
malamang itong Congress, kasi Congress walang problema eh. Senado wala nang problema, na pirmahan na ni Subiri. So ang mangyayari nito, ipapasa to iso sa Philippine National Police. National dito sa atin, at yung PNP National ipapasa naman sa PNP local sa Davao. Nako, maganda to. Dalawang contempt order ang ipapasa kay Pastor Kibuloy ninyo. Ha? Kaya nga sabi ko, etong mga ito, tao nakikita ninyo. Pero baka hindi nyo alam, ginagamit na ng Diyos yan para pagbayaran mo na Pastor Kibuloy ang mga ginawa mo at mga sinasabi mo. Hindi kaya ganti na ng Diyos sa'yo ito? Dahil pinamumukha mo rito sa mundo na mas makapangyarihan ka pa sa kanya. Sipi mo, akin ang kaluluwa ninyo. Alam mo, believe ako sa'yo. Saan ka kumuha ng lakas ng loob at kapal ng muka? Ang daming relihiyon dito sa buong mundo. Wala akong narinig niyan, bukod tanging ikaw lang. Akin ang kaluluwa ninyo. 7 bilyong tao na may kaluluwa sa mundo. Walang magiging kaligtasan ang hindi dadaan sa akin. Papunta kay Ama. I am the way. Hindi makakarating kay Ama, hindi dadaan sa akin. Sa akin ang sanlibutan. Sinapawan mo si Jesucristo. Matatawag ka bang anti-Christian o hindi? Kaya na humusga. Sipi mo ha, sa'yo lahat ng kaluluwa. Walang dadaan sa'yo na hindi makakarating kay Ama, na hindi dadaan sa'yo. Eh 70 years old ka. 70 years ago, wala ka pa. Eh may mga namatay na dati. Hindi ka naabutan. Si Jose Rizal, namatay, di ka naabutan. Saan napunta kaluluwa niya? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga mapapastor Kibuloy dyan, kung sa salita pa lang ng Diyos, nagsisinungaling na siya, paano nyo pa siya paniniwalaan sa ibang issue? Ha? Buksan nyo yung mga utak nyo, hoy! Yung pagkampi sa ganyang klaseng tao, may balik yan. May karma yan. Tamaangkay ng kidlat galing sa kalangitan. Kaya masasabi nyo kaya? Diyos na kaya ang kumikilos dito? Although mga tao itong nakikita natin, Diyos na kaya ang kumikilos, nagpapakilos sa kanila? Kasi ang Panginoon, mga kababayan, gumagamit din ng tao dito yan eh. Para mangyari, dapat ang mangyari. O halimbawa, ikaw, meron kang napakalaking problema. O, nangangailangan mo ng tulong. Emergency. Nananalangin ka ngayon sa Panginoon na sana eh, ma-resolve ba yung problema mo? Hindi naman bababa dito yan na may aabot sa'yo eh. Gagamit ng tao yan. Para yung hinihiling mo sa kanya, eh maganap. Kaya nga eto, si Pastor Kibuloy, hindi kaya Diyos na talaga ang kumikilos dito. Kaya nga sabi ko sa'yo, Pastor Kibuloy, kahit sino pa ang tropa mo, kapag Diyos ang gumawa, kumalbit, kumilos, wala kang magagawa. Kahit tropa mo pa si PRRD. Kahit tropa mo pa si Inday Sara. Kahit tropa mo pa yung mga presidente sa iba't ibang bansa. Wala kang magagawa. Dapat alam mo yan. Kasi nangangaral kunuka eh, nasalita ng Diyos, di ba? Actually, kung sana, nung una pa lang sa dalawang imbitasyon sa Sabina hanggang ngayon, kung sana sa simula pa lang humarap na sila,
eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso ang dami pa niyang drama. Ang daming drama. Opo, practice naman dito sa Senado. Alam niyo mga kababayan, napakasimple lang eh. Napakasimple. Hindi naman siya mabibigyan ng contempt order kung nagpunta siya eh. Napakasimple. Eh hindi ka nagpunta. Eh yun yung rules eh. Bibigyan ka ng contempt order. Ngayon, ano magiging benefits niyan sa mga susunod na panahon? Alam nyo ha, yung pagbigay ng ito, makinig ka, Senador Robin. I-address ko sa iyo to. Ha? I-address ko sa iyo to. Magsasalita ako rito bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, butante sa bansang ito. Alam mo ba kung ano magiging benepisyo nito, Senador Robin Padilla, na kapag nabas kayo ng contempt order over Pastor Kibuloy, ang benepisyo nito sa inyo din. Sa'yo din. Bakit? Magkakaroon kayo ng benepisyo sa mga susunod na hearing. Bakit? Kapag may mga pinatawag kayo na tao, hindi kayo iistabin magkakaroon ng takot sa sarili nila. Bakit? Kasabihin nila, uy, pinapatawag tayo sa Senado. Puntahan natin. Kasi baka matulad tayo kay Pastor Kibuloy, ipa-contempt order tayo. Magiging maganda yung benepisyo. Yung benefits nun, papunta rin sa inyo, lalo ka na, Senador Robin Padilla. Madadagdagan lalo yung paggalang sa inyo. Pero kung mananalo yung gusto mo, hindi pa i-contempt, yung negative benefits niyan, papunta rin sa inyo. Bakit? Sa mga susunod na hearing, kapag may dininig yan at may pinatawag kayo, ano sasabihin? Ay, huwag na tayo magpunta. Si Pastor Kibuloy ka, di nagpunta eh. Pinayagan nga mag-zoom-zoom eh. Mag-video-video call eh. Doon na lang din tayo, video-video call na lang din. Pastor Kibuloy nga oh, di pinayagan. Hindi nga nagpunta, huwag na tayo magpunta. Yan ang hindi mo nalalaman, Senador Robin. Ngayon, alam mo na. Kahit naka-break kami, authorized naman ang mga komite na mag-conduct ng aming trabaho. Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. It's anybody's guess, pero lagi yung aming mga sampina, yung show cause order, lahat po ipinadala at doon inireceive sa kanilang address sa Davao. Thank you, ma'am. Ito, mga kababayan, tapos na interview kay Miss ay ano yan, Senadora Risa Ontiveros. Ma'am, grabe, papalakpakan ka namin. Saludo kami sa'yo. Tutik. Itong ginawa mong ito, magiging ano mo to, tanim sa utak ng tao. Kumbaga points mo to. Para sa mga darating na panahon, iboboto ka pa ng taong bayan. Grabe ang tapang ni Senadora. Ito, kung maaalala nyo mga kababayan. Etong si Senador JB Ejercito, binawi ang kanyang pirma. Sabi niya, pinag-aralan niya ang case. Pero, meron siyang isang interview kay Ted Pailon na kung saan doon niya lang sinabi to. Isa raw sa mga naging dahilan talaga, X factor, kung ba't niya binawi ang pagpirma niya kay Senador Robin Padilla, may nakausap siyang mga opisyalis. Mga opisyalis mismo ha, sa Davao. Pero hindi niya nakinuwento kung anong kinuwento ng mga opisyalis na yon. Siyempre, pag sinabing opisyalis, meaning, opisyal, siguradong opisyal ng gobyerno yan. Hindi na sinabi kung ano yung sinabi sa kanya ng mga opisyalis. Ngayon, nung kinuwento, may kinuwento raw sa, yung mga opisyalis kay Sir JB Ejercito, kay Senador, about kay Pastor Kibuloy,
doon niya napagtanto. Bawiin ang pirma. Ano kaya yun? Isipin mo, mga opisyalis sa Davao, ha? Eto, taga Davao, eh. Yung Enchanted Kingdom nila, ay, Enchanted Kingdom. Yung Enchanted ng Pastor Enchanted Kibuloy sa Davao, eh. CPRRD sa Davao. Ang mayor doon, si Baste. BP Indaysara, Davao. Pero, yung mga opisyalis na yun, although taga Davao, naglakas loob may ikwento kay Senador JB Ejercito. Bakit? Ha? Nako po. Pakinggan nyo mga kababayan, itong mga taga Philippine National Police sa Davao, na kung saan, kasi eto si Pastor Kibuloy nung nakaraan may pinapahulaan kung nasan siya, di ba? Kaya sabi niya may itim na langgam, pulang langgam na handang makipaglaban para sa kanya. May ganon-ganon siyang may mga paganong-ganon ke. Para bang nambablap? Para bang gusto niya sabihin na, oops, ingat kayo, may magtatanggol sa akin. Huwag ka na magblap-blap na ganyan. May ganon-ganon siya, di ba? Buti sana kung ito si Pastor Kibuloy mismo, kung may lalaban, siya mismo haharap. Mahirap niya, magtago ka lang sa likuran nila. Tapos masasakripisyo buhay nila. Huwag ganon. Huwag ganon. Sana ba yun? Ha? Ito na ba yun? Teka. Ito na yata. Pagka natin to. For controversial religious leader Apollo Kibuloy awaits the signature of the Senate President. Sherry Ann Torres report. Napansin ko lang ha, yung mga reporter na nagbabalita ngayon, yung mga background nila, parang nasa probinsya sila. Hindi kaya nasa ano na sila, sa Davao. Hinihintay nila kung ano po pwede mangyari doon. Iba na yung mga background nila eh. Napansin nyo, nauna na siguro sila doon, no? Kasi parang yung mga nagbabalita eh, ANC, UNTV, ganyan-ganito. Yung mga nagbabalita, parang mga nasa probinsya, hindi ko alam kung bakit. May mga puno, may mga... Siguro naghihintay na sila rin, no? Siyempre, kanya-kanyang network yan eh. O, paunahan yan sa report eh, di ba? Mm. Paul Morales. Paul Morales, salamat to sa palipad pakulay. Tuloy natin. It's time to arrest Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. That's according to Senator Risa Ontiveros. The Kibuloy camp had insisted that the Senate Committee on Women's Investigation is not in aid of legislation, but an encroachment to the function of the courts. Kibuloy's camp also asserts that the Senate Committee on Women already gave him a guilty verdict from the very start. Ontiveros has already sent a letter to Zubiri asking for Nina, Kibuloy's salamat, arrest. Grabe ka. Palipad considering ka pa. All these, salamat, ma'am, once again, a request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kibuloy. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ay, Direk! Iniingatang institusyon. Pakisupport, subscribe nyo nga si Direk Radio Official, mga kababayan. Sa kanyang tahasan. Oh, okay yan. Okay yan yung vlogger na yan. Ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Ito, painggan nyo mga kababayan. Sabi ko nga siya, Pastor Kibuloy, kayo ha, yung mga miyembro dyan. Kung kayo nervyoso, huwag nyo na panoorin ito, baka maihi kayo. Maihi kayo sa takot. Ha, yung gaano katindi yung pulis na. Rodmar, salamat to sa palibad bakulay. Ito yung, gusto ko yung mga ganitong pulis kapag nagsalita. Talagang, alam mo yun yung, kasi minsan may mga nagsasalita na medyo... Mararamdaman mo naman eh. Sa edad ba naman nating to? Sa edad nating to, mararamdaman mo naman yung pag nagsalita na medyo tumatabi-tabingi. Mararamdaman mo naman. BMB, Chris Rose, MRL, salamat po sa palipad pakulay. Sabi ko, mukhang matinding pulis ito. Sinearch ko sa Google. Nako, sabi ko, matindi to.
Included in Ontiveros' reply to Quiboloy's camp is her denial of the pastor's prayer that the show cause order issued against him be discussed at the Senate plenary. The junking of the prayer to recall Ontiveros' February 19 and March 5 issued subpoena against Quiboloy, as well as the setting aside of the senator's contempt ruling against the pastor. The same letter was given to Zubiri. Any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Quiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. But Quiboloy's lawyer says they have yet to receive Ontiveros' letter. Zubiri, on the other hand, assures the public that he will just review the exchanges of Quiboloy and Ontiveros before making a decision on his arrest warrant. The Philippine National Police says it is ready to assist the legislature's arresting officers. I think today po ay ina-anticipate po na may lalabas po na warrant of arrest, but in my coordination with the Directorate for Plans, dahil nasa kanila po yung legislative action na committee po natin, they will Tama be ba? The one to be notified in case Tama there is Teka, a special request from either the Senate or the Congress. But like I said earlier, wait our lang assistance ha? Will be limited. Ay, wait lang ha. Parang hindi ito yun. Sorry. Parang hindi ito yun. Kasi nagtaka ako doon sa oras. Wait lang ha. Wait lang ha. Ayun, ito pala. Sorry. Oo, nawaw mali. Nakahanda na ito ang pala, mga okay. Sa Davao upang asistihan ang Senate Sergeant at Arms sa pag-aresto kay Apollo Quiboloy. Ito. Kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo. Sa ngayon ay wala pa namang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa Senado upol dito. Sinabi pa ni Delvo na mayroon din silang mga contingency measures. Ito si General Alden Delvo. Ayan, sir, shout out sa iyo, sir. PNP sa Davao yan. Saluduhan natin. Putik. Ay, ito yung mga gusto kong talagang pahayag na mapapasubo. Alam nyo ha, sabi ko nga, maganda pag inaresto ito, huwag magkagulo. Huwag na mangyari yung dating nangyari kay Ecleo. Naalala nyo yun? Si Ecleo? Ewan ko kung... Ewan ko, kamukha ba ni Pastor Quiboloy yan o mas pogi sa kanya? Naalala nyo yun kay Pastor... kay Ecleo? May mga nanlaban? May mga namatay din na otoridad natin? Pero nahuli pa rin. Ang masakit doon, may namatay sa kampo nila, may namatay sa otoridad, para lang doon sa gunggong na yon. Nasayang yung mga buhay ng taga-gobyerno, nasayang din yung mga miyembro niya. Tapos yung pinuno, buhay na buhay. Buti sana kung ang lumalaban ni yung katulad sa mga nakikita natin sa mga gera-gera dati nung unang panahon, tulad sa Lord of the Rings eh. Yung mismong pinuno ang nasa harap eh. Lusob! Wala ngayon, iba na. Lusob, putik yung pinuno, nasa likuran. Ang ginagawang shield, yung mga tauhan. Ay, putik. Ay! Teka muna, pinapakilala ko sa inyo ang aking, ay grabe. Barry Santos Matubang, mga kababayan, isa ho yan, vlogger na yan, na talagang malaki ho na itulong sa aking channel. Sir Bal! Sa 20... Ano ba, i-announce ko na ba rito? Ay, wag mo na, baka sabi ko, pinapangunahan kita eh. Ay, pakisupport, subscribe nyo si Sir Bal Santos Matubang. Yung mga mahilig ho, charity, mga tumutulong ho, ayan, si Sir Bal Santos Matubang. Okay, Sir Bal, may check, hindi dami account yan. Sir Bal, mabuhay ka, ingat ka lagi sa mga ano nyo ha, pinupuntahan ninyo. Pati kay Sir Ram Matubang. Tuloy natin. Magaling ka lang dyan. Sumugod ang mga supporter ni Quiboloy. Gayunman, payapaan nilang isisilbi ang warrant of... Usap-usapan, pag nagpunta na dun yung mga otoridad para i-contempt order na siya, arestuhin, papunta sa Senate, baka may mga mangialam. Harangin. Nako, kayo ingat kayo ha, baka wala kayong alam sa kaso ha. Baka wala kayong alam sa batas. Pinangungunahan ko na kayo, baka may magsabi diyan na, "Oy, sige, harangin nyo, puntahan nyo doon." Obstruction of justice 'yan. Lahat ng harang kay Pastor Quiboloy
para hindi ma-serve ang contempt order, pwede kayong arestuhin lahat. Huwag niyong bigyan ng problema ang sarili niyo. Ha? Huwag kayong makialam. Ha? Naniniwala kayo sa Diyos, di ba? Di manalangin kayo na hindi matuloy. Ang problema, nasa Bible din, nasusulat, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Ha? Eh, nilalapitan ko o pinupuntahan ko o nililingon ko. Ha? Oh. Tsaka bakit matatakot kayo? Eh, di ba may kapangyarihan yan? Eh, kaluluwa nga natin sa kanya eh. Oh, daigdig kanya. Kalawakan. 7 bilyong kaluluwa raw sa buong mundo, kanya. I am the way. Walang makakarating kay Ama nang di dadaan sa akin. Masaharangin nyo? Yaan nyo siya! Yes, Maria, sir. Ayun natin. Kami dito, we're just preparing also if ever yung warrant ay madala na dito sa Davao or transmitted to us, no? To PRO 11. And if the Sergeant at Arms of the Senate or the Congress, whoever the warrant is addressed to, no? Kung sasama pa sila dito, and we will assist them, we will see. But this is just a normal police process of serving a warrant. PRO 11 is ready for to serve that. Oh, narinig nyo mga kababayan, ha? Eto, ha? Alam nyo yung ganong salita ng pulis, mga kababayan. Normal lang sa amin to. Na pagbigay daw ng serve ng arrest warrant, ibig sabihin yan, Pastor Kibuloy, sisiw lang. Pangkaraniwan lang ito. Ito yung mga ganitong pahayag, mga kababayan, kailangan natin sa mga pulis. Talagang walang ano, walang keme-keme. Handa kami rito. Once na yung national magpunta rito, i-assist namin para i-ano to si Pastor Kibuloy. Maserve ng warrant, yung temp order. Palakpakan natin si Sir. Sinerge ko itong police na to. Matindi pala to. Marami ng pinagdaanan to. Kung saan-saan na na-assign. Sabi ko, mukhang yari ito si Pastor Kibuloy. Kayo, eto ha. Ang ipanalangin ninyo, kayong mga miyembro ni Pastor Kibuloy, magkaroon ng bayag. Hindi literal na bayag ang tinutukoy ko, ha? Magkaroon ng tapang ang inyong pinuno na harapin at huwag magtago yung magseserve sa kanya ng contempt order or arrest warrant. Ipanalangin nyo na wala ring magsabi sa inyo na sige, punta kayo doon, harangin ninyo. At ikayo ang ipapasubo. Ipanalangin ninyo para hindi kayo madamay at walang mangyaring kaguluhan. Kaya nga sabi ko, ito, Pastor Kibuloy. Pero teka muna, pasalamatan muna natin itong nagpalipad pa kulay. Des Barata, Sir Chris, pangkapi mo. Ay, salamat po. Ito, bago tayo magtapos, mga kababayan, kasi paus na ako. Ito, tandaan mo, Pastor Kibuloy, ina-address ko sa ito. Sabi mo, itong mga paratang sa'yo, hindi totoo. Hindi totoo ito. Sabi mo. Pero ito, tatandaan mo. Ang isang tao, mga kababayan, kahit i-deny niya ang kanyang ginawa, may nakatunghay sa atin. Ang Diyos. Kahit anong i-deny mo sa isang ginawa mo, kung alam ng Diyos yung ginawa mo na yan, gagawa at gagawa ang Diyos para pagbayaran mo yan. At wala kang magagawa. Kahit sino pa ang tropa mo. Kahit si Bill Gates pa. Kahit sino pang napaka makapangyarihan dito sa mundo. Walang magagawa. Hinati nga ng Diyos yung dagat, oh. Doon sa Red Sea. May nagawa ba doon sa mga humahabol, doon sa mga tao? Wala.
Wala kang magagawa. It's time. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Kayong dalawa na kinang. Ilang taon, mga kababayan, ang nakakalipas. May itong taong ito at doon sa isang tao na wala na, pinanood ko yung video nila dati, ilang taong nakakalipas. Kung ano-ano sinabi nyo kay kapatid na Eli Soriano, kay brother Eli Soriano. Sabi ko, balang araw, makakarma kayo sa mga pinagsasasabi nyo. Ano nangyari doon sa isa? Hindi ko nababanggitin. Ano nangyari? Kilalang kilala niyo yun. Kilalang komentaryo rito sa YouTube yun. Nagko-komentaryo. Ano nangyari? Kayong dalawa yun eh. Ngayon ikaw. Kaya sabi ko, naganap na yung sinasabi ko. At bago tayo magtapos, meron lang akong pahayag sa isang kasamahan ko, mga kababayan, na nalulungkot ako. Mabait itong taong ito. Mabait ang pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ko ine-expect, mga kababayan, na kapatid ko to sa iglesia. Sa iglesia ng Diyos, sa MCGI, na may programang Ang Dating Daan. Bro, kapatid, hindi ko alam, Hindi ko alam, kapatid, bro, kung bakit, anong nangyari sa'yo. Walang problema, bro, kung pagtanggol mo si Per Ardi. Pero huwag mong kalimutan yung pinagsasasabi niyan. Sa iglesia natin. At kay kapatid na Eli. Kilala mo kung sino ka. Wala akong kinalaman dito yung mga TBJ defenders. Walang yung vlogger na binabanggit ko, hindi taga doon. Binlog mo pa na may mga scholar si Pastor Kibuloy. Eh bakit yung mga scholar ni kapatid ni Eli at ng MCGI hindi mo binablog? Nakakaano ka, tol? Lahat ng kahit sino mang away sa akin dito, wala akong naramdaman kahit katiting na sakit. Pero, tol, kapatid, yung ginawa mong yan,